Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back to my channel. Ayan, isang napakahiwagang bi ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys. Ito sa aming lugar dito ay kung tawagin ay Lukot. Ayan, ito ay isa rin sa mga nabibilang sa mga bi kasi itong mga hayop na ito ay may kakayanan na lumikha ng pulot. Ayan, ang pulot na kanilang ginagawa guys ay kinukuha din nila sa mga iba't ibang mga bulaklak. Ayan, mga bulaklak. Ayan, kung mapapansin ninyo guys, ayan, ito inaalagaan ng aking pamangkin actually. Ayan, inilagay lang niya yan ng kaunting-kaunti dyan sa timba na yan guys. Ayan, timba yan. Pero, excuse me, dahil marami na sila guys, ayan, napadami na siya dyan kasi nakaano lang yan dyan, hindi namin siya pinapakialaman. Ayan, kung mapapansin nyo parang medyo may makintab-kintab na doon na parang nagmumoist, yun ay pulot na niya guys, pulot iyon. Ayan, hindi namin siya inaani, hindi namin siya hinharvest dyan, hinahayaan lang namin siya. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, nakagawa na siya ng sarili niyang bahay. Ginawaan lang yan ng aking pamangkin ng kaunting butas yan. Yan, timba na yan. Inilagay sa loob yung ilang peraso lang yan. Pero ngayon tingnan nyo, ang dami-dami na nila guys. Oh. Ang dami-dami na nila. Ayan. Ito yung pinakamaliliit na bee, mga kaibigan. No? Pwedeng kainin at nakagagamot rin yung kanyang pulot kasi yun ay nagmula sa mga ano, mga bulaklak ng mga halaman sa gubat. Ayan, katulad rin sa honeybee, sila din ay gumagawa din ng pulot. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron din siyang pulot. Ito yung kanyang bahay na sila na mismo yung gumawa. Sigurado guys, pag binuklat itong timba na ito, pero hindi na yan gagawin ng pamangkin ko kasi ito ay binibigyan niya ng privacy yung kanyang mga alaga. No? Yan o, sarili na nila yung gawa. Oh. Ayan, sarili na nila yung gawa. Ang laki na agad ng nagawa nilang bahay. Sigurado sa loob ng timba na ito guys ay purong-purong bahay na nila. Ito kasi ay nagbabahay sa lupa guys. Nagbabahay ito sa lupa. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan o, napakahiwaga ng hayop na ito, no? Kasi nakagagawa siya ng bahay. Kung yung pukyutan guys, kung yung pukyutan o yung tinatawag nating honeybee ay sa kahoy siya gumagawa ng bahay at doon ay nakalambitin-lambitin ang kanyang bahay. Ito naman guys, ito'y sa ilalim ng lupa actually gumagawa ng bahay at ganito yung itsura niyan sa kahit sa ilalim ng lupa guys, ganyan din yung magiging itsura ng kanyang bahay, ganyan din yung ano niya, may mga layer din siya. Ayan o, kung mapapansin nyo guys. Oh. Ayan. Inaalagaan lang namin sila dito guys. Hindi namin sila ginagambala. Ayan. Mahilig kasi sa mga wild ang aking isang pamangkin. Ano, mahilig siya sa wild. Ayan. Sana nakikita nyo ng malinaw paano ko ba gagawin. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, sa mga may kilala dyan, ito ay isa sa pinakamaliit na bee na may kakayanan gumawa ng pulot guys. Ayan, may mga pulot na yan actually. May pulot na yan sa loob kasi yung pinakang butas ng timba na daanan nila dati ay ito, nagawaan na nila ng bahay. Oh, ang laki na ng nagawa nilang bahay guys. Oh. Ayan, oh, kita nyo yan. Ang laki na. Ang laki na. Yari yan sa lupa at saka ewan ko sa kung ano-ano kasi kahit nga yung dahon, ayan o, yung kaperasong dahon o, kaya nilang maano. Hmm? Nakikita nyo yan, ang dami-dami nila o. 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 Ayan guys, sila o. O. Diba? Hmm. Ang dami nila. O. Talagang, ano na sila, meron na sila talagang group. Ano yan, big group na sila. Big group na, madami na sila. Mm. Yan, territory nila yan. Territory na nila yan. Isang buong timba ng biskwit. Isang buong timba ng biskwit. Yan ang territory nila. Yan guys, oh. Oh, ang dami na ng tao. Nagsimula lang yan sa ilang peraso na inilagay ng pamangkin ko dyan sa loob ng timba. Pero ngayon, ang dami-dami na nila. Ayan. Bihira lang siguro ang may kilala sa hayop na ito guys. Bihira lang siguro. Kasi hindi ito known. Hindi ito known. Si Google siguro kilala ito. Pero, ayan, actual nyo yan nakikita. Actual nyo talaga yan nakikita kasi inaalagaan namin yan. At ayan ang anong yan is
bahay na niya, na bahay na niya yan, oh. Oh, tanyo, may mga butas-butas. Ganyan din yung ginagawa nila yan, kasi ay nagbabahay din talaga doon sa ilalim ng lupa at gumagawa sila ng mga ganyan. So ayan, nakahanger yan, nakapatong lang yan sa isang puno ng dalanghita, guys. Nilagyan ang pamangkin ko ng magandang patungan. Actually, medyo matagal na to, eh. Medyo matagal na ito. Kaya ayan, ang dami-dami na nila. At saka, ayan, mukha talagang meron na silang pulot, kasi medyo may moist na doon, oh, doon, oh. Medyo may mamasa-masa na. Ayan, nagpupulot na sila. Tumatagas na yung pulot nila doon sa labas. Medyo tumatakas na. Tumatagas na. Ang dami na siguro dyan, nakaimbak na pulot sa loob niyan. Yan, oh, kasi dyan din sila magpaparami lalo. Oh. Yan. Sino sa inyo, guys, ang may kilala sa anong ito? Napakainam ang pulot ng anong ito, ng hayop na ito, guys, ng bee na ito, pinakamaliit na bee. Yung pinakamaliit na bee ito, nakilala ko, guys, ha, nakilala ko, pinakamaliit na bee, kasi may iba't ibang uri ang mga bee, mga bees, no, bees, oh, may iba't ibang uri yan, at may iba't ibang katawagan, guys, bukod sa pukyutan, mayroon pang tinatawag na laywan. Ayan, may pukyutang tamad, may pukyutang masipag. Ayan, ito kasama ito doon. Isa din ito sa uri ng mga pukyutan, pero sila yung pinakamaliliit. Pinakamaliliit. Ayan. May kung tawagin ay laywan, pangalawa yun. Pero ang pinakamatindi kasi talaga, guys, pukyutan, kasi mapanganib yun, eh. Mapanganib. Ito naman, hindi siya mapanganib, guys, pero ito ay nanunuot rin sa mga ano. Hindi sila nangangagat, pero nanunuot ito sa mga maliliit na siwang ng ating ano, kapag sila ay binulabog mo. Manuot yan sa mga buhok natin, sa mga tenga natin, ilong yan. Pero pag ganyan na hindi mo naman sila pinakialaman, inaalagaan mo, mababait naman sila. Hindi ka pare sa pukyutan, ako, nakakatakot. Kasi nga matapang yun, nangingisot. Ito, hindi ito nangingisot, pero may kakayanan siyang gumawa ng pulot. So guys, hindi ko napakakahabaan ang ating video, ha. So ayan, ang tawag po sa mga hayop na ito, sa maliliit na nakikita ninyo na iyan, ay lukot. Yan, lukot po ang tawag namin diyan. Ayan, sana po ay na-enjoy kayo sa panonood, at sana po ay nabahanginan ko kayo ng panibagong kaalaman. Ayan, kabilang po ito sa mga wild species, no? Nabibilang ito sa mga wild species, guys, sapagkat ito ay hindi nyo ito nakikita sa kung saan-saan lang. Ito ay talagang sa gubat siya nagbabahay. No, sa gubat siya nagbabahay talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, itutuko dyan yung camera para makitang makita nyo, mukha siyang langgam, pero hindi siya langgam, guys. Yan ay pinakamaliit na bee, kasi siya ay lumilipad at naghahakot din siya ng mga pulot mula sa mga bulaklak. No, mula sa mga bulaklak din ang kanyang iniimbak na pulot, guys. So ayan, sa inyo pong lahat, hanggang dito na lamang po ang ating video. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, huwag nyong kalimutang mag-like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na din, kaibigan, and hit the bell button, select all, para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all, guys. Bye-bye.